guys! Welcome to my vlog. For today's video, ay meron lang akong i-share sa inyo na tip sa mga mami dyan about sa kung paano natin mapapaluwag ng mabilis yung plema or ubo ng ating mga anak. Actually, hindi natin eh, no? Basta kung paano natin matutulungan yung mga anak natin. Kasi yung dalawang anak ko, nagkaroon sila ng sipon at ubo. Kasi nung nagpasyal kami, nung pumasyal kami kala mami last time, ay nasobrahan sila sa katatakbo dun sa, kasi medyo maluwang yung bakuran dun. Nasobrahan sa takbo, tapos na yun, na ubo, ayan. Pero una sa lahat, syempre, pinag-pray na natin sila. At ngayon, papainumin ko sila ng herbal. Actually, hindi ko naman sila masyadong pinapainom ng mga gamot talaga. Ang umaasa lang ako, higit sa lahat sa panalangin. Kasi alam pa naman na si Lord lang ang great healer natin. Tapos, inanuhan ko rin sila ng oregano. So, medyo kakaiba lang yung ano ko, guys, yung kung paano ko sila, yung way kung paano ko sila painumin ng oregano. Kasi, usually, sa ibang mga nanay, ang ginagawa nila, di ba, inilalagay nila sa ibabaw ng kanin. Tapos, para lumambot yung dahon ng oregano, tapos pipigain. Yung iba naman nilagay ng kalamansi, yung iba siguro puro nila pinaiinom. So, yung mga anak ko, gagawa natin sila ng juice na 3-in-1. So, isasama natin yung kalamansi, yung oregano, at saka yung honey doon. Kasi, di ba, kapag makati yung lalamunan, ginagawa naman ng iba ay parang gumagawa sila ng maligamgam na tubig na merong kalamansi. So, yung ginawa ko sa kanila, nilagyan ko ng maligamgam na tubig. Yung oregano, medyo dinamihan ko para yun na mismo yung magiging tubig ng kalamansi juice nila na nilagyan ng honey. So, yun lang naman guys. Gusto ko lang yun i-share sa inyo kung paano ako gumawa. Kasi baka mas makatulong lalo na kung mahirap pa inumin ng gamot yung mga anak nyo. Kasi diba kung mismong oregano lang or lalagyan ng kalamansi, medyo hindi nila bet. Medyo nahihirapan tayo magpainom ng gamot. Pero kung subukan nyo, kung magagawa nyo yung way na to na parang gagawin natin siyang kalamansi juice na at the same time may oregano. Pero itong mga anak ko naman, hindi naman sila mahirap pa inumin ng gamot. Kahit na anong gamot, hindi mahirap. Hindi sila mahirap pa inumin. Kahit na purong oregano. O, tanggalin mo na lang, sorry. Kahit na anong gamot or kahit na yung purong oregano, hindi mahirap sa kanila. Kaya lang, gusto ko lang silang gawan nung juice na yon para at the same time, makaano na rin sila nung kalamansi. Okay, so ito yung proseso kung paano ko siya ginawa, guys. So, meron tayo ditong honey. Tapos, yun nga yung oregano. Tapos, may kalamansi. Dalawang baso, dun ko mismo ilalagay. So, okay. Una sa lahat, naghugas ako ng kamay, guys, bago ko gawin to. Okay, so pinipiga ko lang siya dun sa tubig. Yan yung tubig, yun nasa mangkok, yan yung tubig mismo na gagamitin natin para dun sa kalamansi juice. So maligamgam pa yan guys, maligamgam pa siya. Okay, pinipiga lang natin siya. Ang liliit ng dahon ng oregano ko eh, kaya medyo konti yung katas na nakuha. Kasi konti na lang din yung dahon dun sa puno. So, pinipiga lang natin siya para makatas nating mabuti. Ayan. Okay. Ulitin ko po, naghugas po tayo ng kamay bago po gawin ito. Para sa safety. Okay. Ayan. Ngayon naman, tinanggal natin yung buto. Siyempre, para pag ininom nila yung juice, tuloy-tuloy na, okay? Hindi na sasabit-sabit pa sa bibig nila yung buto. Okay, so tinatanggal ko ang lahat ng buto. Pinaghiwalay ko na yan, guys. Pinagtigis ang baso ko na. Para hindi sila, mag-agawan mamaya. Tsaka isa-serve ko sa kanila, ibibigay ko sa kanila yan habang kumakain sila. Gagawin nilang parang kalamansi juice.
Pero yung tubig niya is tubig na may katas ng oregano. At natanggal na nga natin yung buto, guys. Ngayon naman, ilalagay na natin yung pulot or yung honey. Okay. Yung honey, yung pinakang magpapatamis dun sa juice natin. Pero mas matapang pa rin yung kalamansi. Medyo dinamihan ko yung kalamansi. At ang mainam dun, guys, yung pinakang tubig niya ay may katas nga ng oregano. At isasalin na nga natin siya, guys. At isisiguraduhin ko naman dito, guys, na equally divided siya. Equally divided siya kasi yung dalawang yun, lagi nagtitinginan kung alin yung mas marami at hindi. At maglilipat nga tayo ng konti dito sa kabilang baso kasi mas marami yung nasa kabilang baso. Ayan. Inano ko lang siya na magpantay siya. Okay. At syempre, hahaluin nating mabuti para mag-mix-mix yung kalamansi, yung honey, at yung oregano. Lalo na yung honey, guys. Medyo namumuo kasi siya dun sa ilalim ng baso. Kaya, sisiguraduhin lang natin na maaano siya. Mahahalo siyang mabuti dun sa kalamansi natin. Okay. Ayan. Okay. Hinalo lang natin. At ayan na. Ready to serve na. Sasabay na natin sa pagkain nila. At di na nga nila natis. Titikman na nila kaagad. Ang asim! Pero gustong-gusto nila yan, guys. Gustong-gusto nilang iniinom yan. Diba? Oh, okay. Nasarapan nga po ang ating mga anak. Yan lang. So, ayun na nga. Ganun ko lang siya ginawa, guys. Ganun ko lang siya prepare. Then, inainom nila. Nagustuhan naman nila. So, maligam-gam yun. Yun lang. Para kung sakali na nahihirapan kayo, mga mami, magpainom ng oregano sa anak nyo, ganun na lang gawin nyo. Okay, so again, kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, guys, mag-subscribe na po at i-hit nyo yung bell button tapos yung all para ma-notify kayo sa lahat ng video na aming i-upload. Samahan nyo kami sa journey namin dito sa pag-vlog at hanggang dito na lang. This is Faith from Blessed Fam. Bye-bye!